Kumusta mga ka-Netflix? Kung mahilig kang manood ng mga pelikulang gaya nito, huwag kakalimutang mag-subscribe sa aking channel at pindutin ang notification bell upang updated ka sa mga susunod ko pang videos. Isang babaeng nagngangalang Vera ang itinatago bilang bihag ni Robert Ledgard sa kanyang bahay. Si Robert ay isang plastic surgeon na gustong mag-experiment ng isang artificial na balat laban sa mga kagat ng insekto at paso. Isang gabi, iminungkahi ni Robert ang kanyang teorya sa isang medical conference at hinikayat ang iba pang mga scientist upang samahan siya sa pananaliksik. Matapos ang meeting, umuwi si Robert sa kanyang bahay at pinag-aralan ang sample ng dugo ng hayop na kanyang nakuha sa hospital. Matapos nito, nagpunta si Robert sa kanyang silid at tinignan si Vera sa isang screen malapit sa kanyang kwarto. Matapos niyang matignan ito, pumasok siya sa silid ng babae at nagulat siya dahil tinangka nitong wakasan ang kanyang buhay. Nagmadali siyang dalhin ito sa kanyang lab at ginamot ang mga sugat nito. Nang magkamalay na si Vera, tinanong siya nito kung hanggang kailan matatapos. Hindi sumagot si Robert. Nagpapahiwatig lang na ilang taon na din niyang bihag ito para gamitin bilang eksperimento. Nakatira si Robert sa isang nakahiwalay na villa kasama ang kanyang kasambahay na si Marilia at ilang mga kasambahay. Alam ni Marilia ang pananaliksik ni Robert at ang pagbihag nito kay Vera. Dahil sa totoo lang, katiwala ang matanda sa mansyon ng mahabang panahon. Habang nag-aagahan, binigay ni Marilia ang isang galon ng dugo kay Robert at sinabi nitong galing iyon sa buhay na hayop. Dinala ng lalaki ang dugo sa kanyang lab at nagsimulang mag-eksperimento. Maraming insekto ang nakatago doon at iba't ibang klase ng dugo upang magamit sa kanyang pananaliksik. Pagkatapos, kinuha nito ang artificial na balat at dahan-dahang inilagay ito sa walang ulong model. Matapos nito, kinuha niya ang balat nito at inilipat kay Vera. Sinubukan niyang pasuin at pakagatin ito sa insekto at nasiguro niya na tagumpay ang kanyang eksperimento. Sa sumunod na eksena, dumalo muli si Robert sa isang conference kung saan sinabi niyang tagumpay ang kanyang ginawa at ang artificial na balat ay tinawag niyang gal. Idinagdag pa nito na ang kanyang imbento ay malaking tulong upang puksain ang malaria at ito ay nasubukan niya sa isang daga kaya maaari din itong umepekto sa tao. Matapos ang kanyang presentasyon, ang pinuno ng scientist ay nagtanong tungkol sa gal at sa paraan upang makagawa ng balat. Sinagot naman ito ni Robert na galing ang balat sa kanyang asawang namatay sa pagkasunog. Sinabi din ni Robert sa kasamahang scientist na pinagsama niya ang cells ng baboy at cells ng tao upang maging matigas ang balat laban sa mga lamok. Bagaman ang imbento ni Robert ay ipinagbabawal, matapos marinig ang mga sinabi nito, agad inutusan si Robert ng pinunong scientist na itigil na ang kanyang pananaliksik at binalaan pa itong isusumbong siya sa board kung sakaling hindi siya susunod. Nang gabing iyon, umuwi na si Robert sa kanyang bahay at lumakad papunta sa monitor para tignan si Vera. Pagkatapos, pumasok ito sa kwarto ng babae at ipinaalam na tapos na siyang mag-eksperimento sa kanya. Dahil sa hindi naman abala si Robert, kaya nagtanong si Vera dito kung ano ang kanyang magiging kinabukasan. Inalok pa nito ng kasal ang scientist na ikinatakot naman ng lalaki, kaya nagmadali itong lumabas sa silid. Habang nagkakape si Robert, pinayuhan siya ni Marilia na kailangan ng alisin si Vera doon sa madaling panahon dahil kahawig ito ng kanyang yumaong asawa
at maaaring magkaroon ng problema sa hinaharap. Sinagot naman ni Robert na hindi umanay siya nagmamadali. Sa halip, kailangang tanggalin ang lahat ng kasambahay upang maitago pa si Vera ng matagal. Kinabukasan, habang umaalis ang mga kasambahay, isang lalaki na nakasuot ng tiger costume ang dumating. Sinabi nito kay Marilia na siya si Zeka na kanyang anak na hindi nakita ng 10 taon. Dahil sa bugso ng damdamin ng isang ina, pinapasok niya ito at pinakain. Habang kumakain si Zeka, isang balita tungkol sa isang bangko na ninakawan ang ipinalabas sa TV. Dahil sa balitang iyon, nalaman ni Marilia na isa si Zeka sa nakatakas na salarin. Nang kinompronta ni Marilia ang kanyang anak, sinisipan nito ang kanyang kasama na hindi pinatay ang CCTV camera. Matapos nun, kinumbinsi niya ang kanyang ina na mag-stay doon ng ilang araw. Pagkatapos, nakita nito si Vera sa surveillance camera at nabighani siya sa kagandahan nito. Tinanong nito si Marilia kung nasaan si Vera, ngunit hindi sumagot ang kanyang ina. Dahil hindi sinabi ng ina kung nasaan makikita si Vera, itinali niya ito sa isang upuan at nagsimulang hanapin ito. Nang makita nito ang silid ni Vera, persahan nitong binubuksan ang silid ng dalaga. Sinabi ni Zeka dito na nabigla siya nang makita itong buhay. Ang kinalabasan ng itsura ni Vera ay kamukha mismo ng namatay na asawa ni Robert na si Gal. Nang oras ding iyon, dumating si Robert sa mansyon at nakita nitong nakatali si Marilia sa upuan. At si Zeka at Vera naman ay makikita sa screen. Galit na sumugod si Robert sa silid ni Vera at pinaputukan si Zeka. Pagkatapos niyakap niya si Vera. Matapos ang pangyayari, nilinis ni Marilia ang higaang puno ng dugo. Ipinaalam nito kay Vera na si Robert at Zeka ay magkapatid, ngunit walang nakakaalam nito. Idinagdag pa nito na ang ama ni Zeka ay kanyang kasamahan sa trabaho at ang ama naman ni Robert ay si Mr. Ledgard, kung saan siya dati nagtatrabaho. Pagkatapos, itinanong ni Vera kay Marilia kung bakit parang kilala siya ni Zeka. Sumagot naman ang matanda na inakala nito na siya ang yumaong asawa ni Robert na kamukhang kamukha niya. Nagpatuloy pa din si Marilia sa pagsasabing lumaki si Robert sa maayos na pamilya at naging doktor, samantalang si Zeka ay lumaking kriminal sa lansangan. Ipinaalam din ito kay Vera na sina Robert at Gal ay may anak na babaeng nagngangalang Norma. Ang pamilya nila ay masaya. Hanggang isang araw, nagbago ang lahat. Dumating si Zeka sa kanilang tahanan noon at pinayagan niyang doon ito manirahan. Nang makilala ni Zeka si Gal ay nagkagustuhan sila. Nagtanan sila sakay ng kotse at naaksidente sa daan. Umalis palayo sa nasusunog na sasakyan si Zeka at iniwan ito si Gal. Nalaman ni Robert na buhay ito at nasira ang mukha. Inalagaan niya ito araw at gabi. Tinanggal pa nito ang lahat ng salamin sa bahay upang hindi nito makita ang kanyang itsura. Paglipas ng panahon, naging maayos na ang kalagayan ni Gal. Ngunit hindi na maibabalik sa dati ang itsura nito. Isang araw, hinanap ni Gal ang kanyang anak na naglalaro sa harapan mula sa bintana. Sa di inaasahan, nakita niya ang kanyang itsura sa salamin ng bintana at nawalan na siya ng ganang mabuhay. Tumalon siya mula sa bintana at winakasan ang kanyang buhay. Nahulog siya sa harapan ng kanyang anak, kaya nahintatakutan ito. Ginawa din ng batang si Norma ang pagtalon mula sa bintana at namatay din ito. Nang gabing iyon, nagpakaligaya sina Robert at Vera sa isang kama. Sinabi ng babae
na sinaktan siya kanina ng lalaking bumastos sa kanya. Pinahinto siya ng doktor at magkayakap sila hanggang sa makatulog. Nang makatulog na si Robert, napanaginipan nito ang pagkamatay ng kanyang anak. 6 na taon na ang nakalipas mula nang gumaling si Norma sa kanyang trauma sa pagkamatay ng ina nito. Isang gabi, ang mag-amang sina Robert at Norma ay dumalo sa isang party. Hindi nagtagal, nawala si Norma, kaya hinanap ito ni Robert. Habang naglalakad, may isang lalaking sakay ng isang motorsiklo ang nagmamadali. Pagkatapos, nakita niya si Norma na walang malay na nakahiga sa tabi ng puno. Nang sinubukan niyang gisingin ang kanyang anak, nagsisigaw ito. Nagising si Robert na naliligo sa sarili niyang pawis. Nang gabi ding iyon, nanaginip si Vera tungkol sa isang lalaking nagngangalang Vicente na nagtatrabaho sa butik ng kanyang ina. May gusto si Vicente kay Christina na kasamahan niya sa trabaho. Ngunit isa pala itong lesbian. Pagkatapos, dumalo din siya sa party kung saan umattend si na Robert at ang anak nito. Ilang sandali, naging magkasundo si na Vicente at Norma. Lumabas sila kasama ng mga kaibigang lalaki. Nang makapunta sila sa hardin, nagsimula silang paligayahin ang isa't isa. Habang ginagawa ito, umatake ang anxiety ni Norma at sumigaw. Kinagat nito ang kamay ni Vicente nang pinapahinto niya ang dalaga, kaya sinuntok niya ito sa mukha at nawalan ng malay. Nagmamadaling umalis si Vicente matapos ayusin ang damit ni Norma at iniwan ito na siya namang nakita ni Robert ang anak. Matapos ng 1 linggo mula ng insidenteng iyon, lumabas si Vicente gamit ang kanyang motorbike. Ngunit sinusundan pala ito ni Robert na nagbabaka sakaling makita ito upang maghiganti. Habang sinusundan ito sa kakahuyan, binangga ni Robert ang motorbike nito. Dinukot siya at dinala sa basement room at kinadena. Pagkatapos, isang pulis ang nagsabi sa ina ni Vicente na natagpuan ang nasirang bike ng anak nito sa bangin. Idinagdag pa nito na maaaring nahulog si Vicente sa bangin at inanod sa dagat. Hindi naniniwala ang ina nito at iginigiit na buhay ang kanyang anak. Kinabukasan, nagpunta si Robert sa mental hospital upang bisitahin ang anak. Ngunit tumanggi si Norma na tanggapin siya ang ama nito at nagtago ito sa closet. Nagkaroon ito ng takot sa mga lalaki, kaya sa mga babaeng nurse lang ito nakikipag-usap. Sa basement, pinahirapan ni Robert si Vicente habang nakakadena. Pinagkakaitan niya ito ng pagkain at tubig. Isang araw, nagpunta si Robert sa basement at nilinis nito si Vicente. Binigyan niya ito ng pagkain at inumin. Pagkatapos, inilipat niya ito sa mas maayos na lugar. Ilang araw ang lumipas, pumanaw si Norma. At upang mapawi ang kanyang kalungkutan, itinuon niya ang kanyang oras sa trabaho. Kaya inihanda niya si Vicente sa kanyang bagong eksperimento sa pamamagitan ng paggahit dito at dinala sa Operation Theater. Inimbitahan din niya ang ibang doktor at gumawa ng peking statement of consent upang maisagawa ang vaginoplasty kay Vicente. Plano pala ni Robert na ibahin ang anyo ni Vicente bilang babae. Naging matagumpay ang operasyon at tuluyang naging babae na nga ito. Nang magising ito, nalaman niya ang nangyari at nagulat siya. Matapos, habang pinagmamasda ni Vicente ang kanyang sarili sa salamin, dumating si Robert na may dalang medical devices upang palakihin ang kanyang ari. Regular siyang chine-check up ni Robert at tinulungang makarecover agad. Isiniwalat ni Robert kay Vicente na dinukot siya nito dahil sa kasalanang nagawa niya sa anak nitong si Norma.
Ginawa lahat ni Vicente ang lahat ng sinasabi ni Robert dahil nagbabaka sakali siyang pakakawalan siya nito. Ilang taon ang lumipas. Ang dating si Vicente ay si Vera na ngayon. Nauna nating nakita sa eksena na sumubok tumakas at tinangkang wakasan ang sarili ng ikandado ni Robert ang bahay. Gayunpaman, nagmadaling itinakbo siya ng doktor sa kanyang lab at ginamot. Habang tinatahi ni Robert ang kanyang mga sugat, tinawag siya nitong Vera at yun na ang pangalan niya mula ng oras na iyon. Ikinandado siya nito sa isang special room kung saan na malagi si Vera doon mag-isa habang nanonood ng TV at nagyoyoga. Dahil kailangan ng mangangalaga doon, inimbitahan ni Robert si Marilia na dati nang nagtrabaho doon 4 na taon na ang nakaraan. Sinabihan nito ang matanda na huwag i-unlock ang pintuan ni Vera at tawagan siya kung may maling mangyayari. Sa kasalukuyan, hindi natutuwa si Marilia na makitang malayang nakakagalaw si Vera sa bahay. Pinayagan din ni Robert ito na sumama sa pag-shopping kay Marilia. Pagkatapos, binalaan ng matanda si Robert sa masamang mangyayari kung tuluyan nang maging malaya si Vera. Ngunit binaliwala lamang ito ng doktor. Nang araw ding iyon, bumisita ang kasamahan ni Robert sa kanyang bahay at ipinakita ang newspaper na naroon ang larawan ni Vicente. Naalala nito ang ginawang vaginoplasty sa lalaki at inakusahan niya itong pineke ang consent ni Vicente. Sa sandaling iyon, dumating si Vera at ipinagtanggol si Robert. Sinabi nitong pumayag siya sa operasyon dahil nais niyang maging babae. Umalis ang kasamahan ni Robert at nagpasalamat naman ang doktor kay Vera. Nang gabing iyon, habang nagpapaligaya sila, bumaba si Vera upang kunin ang pampadulas. Ngunit may ibang intensyon pala ito. Kinuha nito ang baril at inilagay sa kanyang bag. Bago siya umakyat, hinaplos nito ang kanyang larawan noong si Vicente pa siya. Nang makarating ito sa silid, itinutok niya ang baril kay Robert na nagulat sa inasal niya. Sinabi dito ni Vera na nagpanggap lamang siyang minamahal niya ito at pinaslang niya ang doktor. Sa ibaba, narinig ni Marilia ang putok ng baril kaya nagmadali itong pumanhik sa itaas, ngunit binaril din siya nito. Kinabukasan, nagpunta si Vera sa butik ng kanyang ina kung saan humarap si Christina sa kanya. Sinabi nito sa babae ang lahat ng pangyayari at umiiyak ito habang nakikinig. Pinatunayan niyang siya si Vicente nang ipakita niya ang kanyang damit na ginamit 6 na taon na ang lumipas. Kinausap ni Vera ang kanyang ina at sinabi niyang siya ang kanyang anak na si Vicente. Maraming salamat sa panonood mga ka-Netflix. Huwag kakalimutang mag-subscribe sa aking munting channel. Pa-like at comment na din.